President Joe Biden sinorpresa ang Hamas, Iran at Hezbollah ipapadala ang isa sa mga top US generals papunta sa Israel. At hindi lang yon, kasama pa nito ang 2,000 sundalo, si General Michael Eric Corilla, head ng US Central Command, ang ipapadala sa Israel na ang layunin ay para turuan ang Israel ng panibagong mga techniques para madepensahan ang kanilang bansa. Ang focus daw sa kanyang pagpunta sa Israel ay para hindi na dumami pa ang mga bansa na nakikisali rin sa gera. Ayon pa sa nakalap nating impormasyon, naghahanda na raw ang 2,000 sundalo ng Amerika para ma-deploy sa Israel. Ayon sa utos ng Pentagon, hindi pa malinaw kung sasali nga ba talaga sila sa gera, pero kung kayo ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na sumali sa gera ang sundalo ng Amerika laban sa Hamas? Ikomento ang inyong reaksyon. President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. Samantala, sa ibang balita, kumbinsido si Senator De La Rosa na isang kulto umano ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI kahit hindi pa tapos ang imbestigasyon sa Senado. Paiimbestigahan naman sa NBI ang posibleng kaso ng aborsyon sa lugar dahil sa dami ng batang nakalibing sa sityo Kapihan. At ito ang nakakagulat, Senior Aguila, pinapainom daw ng tae ng kambing ang mga taong may sakit sa sityo Kapihan. Posible namang imbestigan din ni De La Rosa ang napaulat na tila may sister group ang SBSI na nasa kanlurang bahagi ng Socorro hanggat hindi di umano nagsasabi ng totoo si Jerence Quilario o mas kilala bilang si Senior Aguila na leader ng grupo. At tatlo pang leader ng SBSI na nakadetine ngayon ay hindi pa rin ito makakalabas ng kulungan. Talaga lumalabas ang kulto ito. By all definitions, by all elements of a cult, andun makikita mo sa SBSI. Yung strict reverence to a single personality. Yan yung kulto eh. Yung pag-heal niya kuno-kuno sa pagiging quack doctor doon sa mga kwan, naniwala mga tao, pinapainom sa kanila yung tae ng kambing. So that's just very, very unsanitary. So hindi mo pwedeng ipainom yan kung hindi talaga kulto yung membro ng kulto yung umiinom. Sino bang matinong tao na iinom? Posible mangyari kasi wala pa namang allegation na about abortion, no? Pero baka nangyayari yun dahil ngayon nga, puro tag one day pa lang yung anak kayo namatay agad. Yun nga, kaya nga sabi ko sa NBA, imbestigahan ninyo. At merong kwa doon, merong minor de edad na nagsabi doon sa committee hearing na hindi niya alam na buntis na pala siya. So par, wala tayong nakita about private army. Kung meron man, sigurado ako, alam na nila yung arrival natin. Kung meron man, ay nilinis na nila yon. Hindi ko rin masabi na naitago nila. Hindi ko rin masabi na meron na naitago nila. At hindi ko rin masabi categorically na talagang wala as in zero. Basically, parang the same, no? At sabi pa nga, mas malala pa daw doon dahil nga, aside na bawal pumasok yung outsider, meron silang sariling gobyerno doon, may sariling currency. May sariling currency sila doon. Yes, obviously. Mm-hmm. Kapag handa sila. Parang halos bata yung nakita ko. Merong one day lang, no? Yung kanyang buhay. Uh-huh. At this ang kipinanganak ngayon. At the same day, nilibing rin kaagad. Tapos merong one month, merong one year. Oh. Kasi karamihan doon eh, halos puro bata ang nakalibing doon. Well, I was told by NBI that they were given instructions, no, to exhume one body dahil nga yung complainant na father ay dumulog sa kanilang opisina na yung kanyang anak daw ay gusto niyang ma-exhume at mailipa ay makadakan ng forensic examination at siguro
mailipat sa magandang libingan. Kaya karoon ng exhumation doon, nung timing nung pagpunta rin namin, sinabay ng NBI yung kanilang misyon. Mm-hmm. Senador, ano yung napag-usapan nyo ni Socorro Mayor Riza Rafoncel Tarok Timkang? Well, yun lang. I asked them to, si Mayor at saka yung buong LGO at saka yung mga tao doon sa baba na whatever happens, no, just in case, darating yung punto na yung agreement, yung Pak Barkma, between the People's Organization na SBSI at saka yung DNR ay magiging marirevoke, sabi ko sa kanila, dapat handa kayo, please accept them with open arms, tulungan nyo sila, huwag ninyo silang i-consider as outsiders, dahil sa ngayon, napapansin ko, may nakikita kong parang animosity between the local government ng Socorro at saka yung SBSI members. Mm-hmm. Parang animosity, may negative feeling sila towards yung particularly SBSI, towards the local government. So sabi ko, kahit na ganoon na may negative yung mga taga-SBSI laban sa inyo, please be open to them, accept them with open arms, dahil alam natin itong mga tao na ito ay nagiging biktima rin sa kanilang maling paniniwala doon sa kanilang divine leader na si Aguila. Apa. So dapat open ninyo. At hindi lang po si Mayor ang kausap ko. Kasama ko rin doon sa pag-inspection si Gobernador Lyndon Barbers, no? At tinulungan niya ako doon sa pag-inspection at meron din siyang assurance na ibinigay doon sa during our dialogue with all the members of SBSI doon mismo sa loob ng kapihan, kinausap nila at nagbigay ng assurance si Gobernador Barbers na hindi niya pababayaan yung kanyang mga tauhan doon sa SBSI. Tagaan niya yun, just in case magkakaroon ng relocation. So maganda naman naging resulta ng aming well, malaki, no? Malaki. Number one, we were able to inspect ocularly, no, yung area. Mahirap man yung gagawa ka ng committee report na hindi ka sa area. Doon ka lang sa opisina ng Senado, gagawa ng report, mag-imbestiga. So kailangan talaga punta mong area. At number two, nagkaroon tayo ng dialogue pag-upitan sa mga miyembro. At nalaman natin yung kailangan sa loobin. Mm-hmm. At number three, I was able to confirm for myself, ha, yung allegations at saka yung counter-allegations, yung defensa ng kabila, I was able to make my own conclusions that will form part in my committee report. Well, matagal tayong naging investigador ng police, no, Susan, at mahalata natin yung mga sagot sa iyong mga tinatanong, mga interviewee mo kung ito yung rehearse o hindi, at handa sila o hindi, dahil nga, like for example, yung tanong natin na ikinasal ba kayo ni Senyor Aguila? Ang sagot kaagad is, hindi po kami kinasal, sir, dahil hindi naman siya otorisado na magkasal. So, ganun ba, diretsong nagpuprotekta kaagad. Alam mo na prepared sila. Diretsong, hindi ka agad na magprotekta sa kanilang leader.